Welcome to our channel, Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel. I don't care kung pinagpalit niya ako sa ibang babae. Hindi naman siya kawalan sa buhay ko. At higit sa lahat, at least nakilala ko ang tunay niyang kulay. I'm going to move on without him. Who does she think she is? Siya lang ba ang babae sa mundo? Tsaka, she doesn't deserve me. Mabuti nga nakilala ko ang tunay niyang kulay. Siguro sisisi ako kung siyang naging asawa ko. Thank God, dahil at least nakilala ko ang tunay niyang pagkatao. Hindi pala siya mapagkakatiwalaan. Hello guys! Pag-usapan natin ang pinaka-final na bahagi ng pinag-usapan natin, nagmahal, nasaktan, at nag-move on. Kapag nasaktan ka, ano ba ang susunod na hakbang na dapat mong gawin? Iiyak na lang ba? Magmamaktol ka na lang ba? At magkukulong sa kwarto mo? Tatawagan mo ba o ititext yung ex mo para makiusap na balikan ka niya? Magpapakamatay ka ba o mag-move on ka na? Guys, bago natin pag-usapan ang ating pinakahuling topic, manalangin muna tayo. Panginoon, dalangin ko na ikaw ang kumilos sa oras na to, speak to us, at mag-minister ka sa mga puso ng mga young people na nakikinig ngayon. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Napag-usapan natin last week ang mga dahilan kung bakit sobrang affected ang mga nasaktan, lalong-lalo na ang mga kabataang babae. Dahil una, binigay nila ng buong-buo ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagtitiwala, puso, maging ang kanilang virginity sa kanilang mga exes. I want to be honest with you guys, kahit anong pagsisisi ang gawin mo, kahit anong iyak ang gawin mo, you cannot undo your past. Hindi mo na kayang mabago, hindi mo na kayang balikan ang nakaraan. Hindi mo na kayang burahin pa ang bagay na nagawa mo. So, ang the best na magagawa mo ay ito, mag-move on ka na. Talikuran mo na ang pangit na nakaraan mo. Huwag mo nang sayangin ang luha mo sa pagsisisi na sana hindi ako nagpadala sa tukso, sa laman ko. Kung hindi ko sana ibinigay sa kanya yung katawan ko, yung pagkababae ko, kaya ko pa sana. You need to stop blaming yourself kasi hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Ang magagawa mo na lang ngayon, mga kabataang babae, pati lalaki, humingi ka ng tawad sa Panginoong Jesus at muli ka niyang bubuuin. Kahit gaano kadumi ang nakaraan mo, kaya ka niyang bigyan ng panibagong buhay. Huwag ka nang umiyak, huwag ka nang malungkot. Kung nagkamali ka man, ito ang mensahe ng Diyos sa iyo. Sa Isaiah 1 verse 18 ang sabi dito, "Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan." Sabi ni Yahweh, "Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papaputiin tulad ng yelo o bulak." Kaya nga, muli mong ibigay sa Diyos ang iyong buhay. Nagkamali ka man, kalimutan mo na ang masakit na nangyari sa iyo. Dahil sa tamang panahon, may dadalhin ang Diyos ng tamang lalaki o babae para sa iyo. Kaya nga, mga kabataan, ngumindi ka, mag-move on ka na dahil tutulungan ka ng Diyos na muling magpasimula ng panibago. Ito ang mensahe sa iyo ng Diyos, mga kabataan. Sa Isaiah 43:18-19, ito ang sabi niya, "Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon." Ang ibig sabihin nito, anuman ang pinagdaraanan mo ngayon, masakit man ito, ilibing mo na ito sa limot, huwag mo nang balik-balikan pa sa iyong alaala ang masasakit na nangyari sa iyo. Huwag ka nang magbabalik-tanaw pa sa mga nangyari sa iyo. Forget the past. Kung gusto mong gumaling ang sugat sa puso mo, itapon mo, sunugin mo na ang mga love letters niya sa iyo, ang mga litrato niya, yung mga ibinigay niya sa iyo. Mag-move on ka na
at kalimutan mo ang mga masasakit mong kahapon. Sa verse 19, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Kabataang Kristiyano, tumingin ka sa itaas. Dahil may ginagawa na ang Diyos ng isang bagong bagay para sa iyo, hindi mo ba ito nakikita? Dahil siguro nakapokus kang masyado sa nangyari sa iyo. Ang sabi ng Diyos, ito'y nagaganap na. Hingin mo sa Panginoong Diyos na buksan niya ang iyong mga mata upang makita mo ang iyong mga bagong bagay na ginagawa niya sa buhay mo. Sa susunod na talata, sabi niya, gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na to. Kung sa tingin mo na parang hindi ka na makakaalis sa kinalalagyan mo diyan sa sitwasyon mo, at kung pakiramdam mo na para bang katapusan na ito para sa iyo, ang sabi ng Diyos sa iyo, kabataang Kristiyano, gagawa siya ng isang daanan sa gitna ng disyerto. Ano man ang disyerto mo, huwag kang susuko. Huwag mong sasabihin na kinalimutan ka na ng Diyos. Alam mo ba kung bakit? Dahil anumang disyerto ang kinalalagyan mo ngayon, God can make a way out for you. Yung mga masasamang bagay na nangyari sa iyo, mga ginawa ng kaaway ni Satanas sa iyo upang masira at mawala ang pananampalataya mo sa Diyos, kaya itong baliktarin ng Diyos at gawin niya itong mabuti para sa iyo kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya. Matatag ka sana, kabataang Kristiyano. Magpakalakas ka dahil hindi pa siya tapos sa iyo. Nagpapasimula pa lamang ang Diyos, at kapag ikay handang-handa na at kapag isa ka ng matatag at malakas na Kristiyano, dadali ng Panginoong Diyos sa iyo ang tamang lalaki o babae na matagal na niya nang ihanda para sa iyo. Sa mga sandaling ito, nais kitang ipanalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinataas ko sa iyo ang mga kabataang babae at lalaki na dumaranas ng kabiguan sa mga sandaling ito. Panginoon, salamat dahil hindi ka patapos sa kanila. May plano kang maganda, may plano kang bago. I pray, Father, turuan mo po sila na mapagtagumpayan nila ang problema na kinakaharap nila. Turuan mo silang tumingin sa iyo at magtiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil meron kang ibibigay na panibagong buhay, panibagong pag-asa, at bibigyan mo po sila ng mga tamang tao na inihanda mo para sa kanila. Marami pong salamat, Panginoon. Dalangin ko na bigyan mo sila ng kalakasan at maging kalakasan sila sa mga iba pang mga kabataang dumaranas ng ganitong uri ng problema. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga iba pang mga videos na gusto mong mapanood, kung ikaw ay may mga kailangan sa spiritual na kalaguan, kung gusto mong may malaman ka pa patungkol sa mga love dating at sa mga iba pa mga problema, pumindot ka lang at pumili ka ng iba't ibang mga video dito sa Youth on the Rock. Huwag mo sanang kalilimutang, kabataang Kristiyano, tinawag ka ng Diyos at siya ay may layunin para sa iyo. Kung bago ka lang sa Youth on the Rock, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para maging updated ka sa mga bagong video. Thank you so much, and may the Lord bless you and keep you. Always remember, Jesus is the rock. God bless you.